Okay, hello guys, magandang araw sa inyo at welcome back again na naman sa ating YouTube channel at sa panibagong video tutorial na naman. So ayun, kung nakikita nyo, nakapost na sa screen natin yung tutorial natin ngayon, ano? So bali hindi ko na siya ipinaprint kasi nga gawa ng itutorial lamang natin is yung color coding at bali yung listahan ng mga components na nakikita natin ngayon dito sa ating screen. So ayun, bali hindi na natin patatagalin pa guys, ano? Ayun, at nandiyan na yung kompleto na yan. So, and, kung makikita nyo, yung mga switches, hindi ko na sinama kasi. Ayun, mamaya explain natin. So, yun. Umpisan natin na dito sa ating stator, no? At sinunod-sunod ko nga pala yan, no? Mag-umpisa sa stator, battery, CDI, regulator, ignition coil, hanggang sa starter motor. Which is siya yung unang mga components na itinutorial natin upang mapa-under yung ating motor. So yun, umpisan natin sa ating stator. Kung nakikita nyo, nandito siya sa left side ng ating screen. So yung kulay ng stator natin guys, again, take note, kulay ito ng Honda brand na motor, ano? Yun, kung nakikita nyo, stator. Ayan, umpisan natin dito sa stator. Sa stator, meron tayong 5 wires, meron dyan green. Ayan, naka-flash na yung mga color coding niya. Green, kapag ka nakikita tayo ng green, automatic ground. Tapos, susunod is yung black na may red, blue na may white, yellow, at saka kulay white. Dito pala sa ating yellow at kulay white, guys, minsan, nagkakaparehas to, no? Lalo-lalo na kapag aftermarket na yung inyong stator or napalitan na. At sa madaling salita, hindi na stock. Ayan, pero ganyan ang kulay ng wire ng stator kapag original from Honda. Then dito naman tayo sa battery. Sa battery, dalawa lang yung wire natin dyan, isang green at saka isang red. Then dito naman tayo sa CDI. Sa CDI, merong green, green ground, black red, blue white, black yellow at saka black white. Tapos dito sa regulator, meron ulit siyang green, green ground, meron siyang red, yellow at saka white. Then minsan guys, kapag halimbawa yung inyong motor TMX125, 5 wires yan, no? Dito sa ating regulator, 5 wires yan. Meron dyan kulay black, which is accessory wire. Again, and then next, dito naman tayo sa ignition coil. Sa ignition coil, dalawa lang yung kulay ng wire natin dyan, isang green at isang black na may yellow. Kapag hindi kayo nakakita ng kulay green, ibig sabihin guys, yung inyong stator, yung inyong ignition coil, nakatap na siya, no? So ibig sabihin, yung mismong tornilyo, yun na yung ginawang ground. And next, dito naman tayo sa ating starter motor. Sa starter motor natin, meron niyang dalawang wire lang din, isang green at saka isang red. Kapag wala kayo nakitang green ulit dyan guys, ibig sabihin ginawa na siyang body ground. So kapag nakatap na yung ating, halimbawa yung ating starter motor, nakadikit na siya sa chassis ng motor or sa mismong makina ng motor, ibig sabihin hindi niya na kailangan ng wire na ground kasi yung mismong kinakapitan niya, yun na yung ground. So ang kailangan niya lang is yung kulay red. And dito naman tayo sa starter relay. Sa starter relay, meron siyang apat na wire dyan. Dalawang kulay red at saka isang green red saka yellow red. So yung dalawang red, yun yung main supply niya or yung main source niya, no? Papuntang battery, yung isa galing sa battery at yung isa naman papuntang starter motor. At yung green red at saka yung yellow red, siya yung ating trigger. Then dito naman tayo sa ignition switch, under accessories na to guys. So ibig sabihin, medyo marami ng wire dito, no? Then dito naman tayo sa ignition switch. Sa ignition switch, meron dyan ulit green, ground, red, black, white, at saka pure black. So, naituro naman na natin yung mga function ng mga wire na yan, kaya hindi na siguro natin ituturo pa ngayon dito. Then, sa fuse naman, syempre may wire din yung fuse. Kailangan din natin matutunan yan. Sa fuse, kahit anong kulay lang naman pwede, pero mostly ang kulay ng wire ng fuse is kulay red. So, dalawang wire yan, magkabilaan. Pero isa lang ang connection niyan. Then dito naman sa floater. Sa floater, meron ulit green dyan, isang yellow at saka isang blue. Sa ibang motor guys, no, meron dalawang wire lang. Pero yung ginamit ko is 3 wires na.
Dito naman sa headlight, meron tayong 4 wires dyan. Then, pwedeng maging 5 wires dyan, ano? Kasi meron pa yung park light, pero hindi ko na sinama kasi, ayun, hiniwalay ko na yung park light. Headlight muna yung focus natin. Sa headlight, meron dyan ulit green. Tapos, meron dyan yellow. Yan yung yellow na yan yung main source natin galing sa on and off, ano? Magkaiba kasi yung on and off ng headlight sa high and low beam. Ayan, so yun yung main source niya, yung kulay yellow. Yung blue, yan yung ating pupwedeng high. Dito nga pala sa blue, pwedeng magkaroon niya ng stripes, ano? Pwede maging blue-white yan. At pwede maging pure blue. Then, meron siyang white. So, yung blue at saka white, yan yung ating high and low beam. Then, dito naman sa brake light. Sa brake light ulit, meron niyang ground. May ground na naman yan. Then, ayan, meron siyang brown-white at saka yellow-green. So, yung brown-white natin, yun yung ating tail light. Then yung yellow green, siya yung ating mismong brake light. Kaya kung mapapansin nyo sa brake pedal at saka sa brake lever, magkakulay sila. Yellow green kasi yan yung ating mismong brake light. Then sa flasher naman, right flasher. Meron ulit siyang green, no? Tapos yung kulay ng positive niya is light blue. So dalawa lang yung kulay niyan, guys, ano? Isang green at saka isang light blue. So positive at negative lang yan. Then, dito naman sa left flasher, green ulit, may ground, at saka orange. So, connected na yun, guys, ano, sa harap at saka sa likod. For example, yung ating right flasher, konektado na yun sa likod. Mapaharap na flasher at mapalikod na flasher, kapag ka right, sinabing right, iisa lang yung kulay ng positive, which is kulay light blue. Then, dito naman tayo sa flasher relay. So, sa flasher relay natin, dalawa lang yung kulay ng wire niyan, ano. Isang black, which is yung accessory wire, makikita natin sa ignition switch, yung pure black. So, lahat na makikita natin pure black dyan, yan ay accessory wire or kumuha ng sa source sa accessory wire. Tsaka syempre, gray, yan yung output niya. Papunta na yan sa ating flasher switch. Makikita natin siya dito sa flasher switch. Siya yung main supply ng ating flasher switch. Ngayon, yung ating flasher switch, kapag ka nag-turn left tayo or turn right tayo, siya na yung magbabato ng current sa mga load. So sa ayan, nakita naman natin may right at saka left, light blue at saka orange. Then, dito naman sa brake pedal, isa lang yung kulay ng brake pedal natin, no? Yellow green, pero may kasama pa yan, kulay black, kasi sa kulay black yung ating accessory wire, dun siya kumuha ng source. Then kapag tumawid na siya dito sa ating brake light, yellow green na siya. Then, ganun din sa ating brake lever, yung preno sa kamay. So, kukuha yan ulit ng source sa susian. Then, kapag pinindot mo na yung preno, lilipat na yan sa yellow-green. And, iilaw na yung ating brake light. Then, dito naman sa indicator, gear indicators naman tayo. Dito tayo sa red-green, yan yung ating neutral. Yan yung kulay wire ng neutral. Then yung premier natin, yung red-yellow. Yung segunda, yung black-blue. Yung tercera, white-blue. At yung kwarta is yung ating pink. Next naman is yung ating horn or yung ating busina. Sa busina natin, dalawa lang yung wire dyan. Ano? Isang green, which is ground. At saka isang light green. Napakadali lang yan, guys. Pagka nakakita kayo ng ganyang kulay, ibig sabihin, yun yung ating busina. Then, dito naman sa ating park light, ayan, nabanggit natin yung park light kanina. Yung park light, pupwedeng wala ito or pupwedeng meron ito kasi pagdating sa brand ni Honda, napakaraming brand yan, ano, pupwedeng Wave, pupwedeng TMX. So, ayan, nilagyan natin siya ng park light. So, kulay naman ng park light. Kulay brown yung kanyang positive at yung kanyang negative ay green ground. So, yun, bali hanggang dito na lang, guys, ano. Sana may natutunan kayo. At kung nagustuhan yung video na to, so please like, share, and subscribe.